Three, two, one. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Crime and Punishment. Ang kwentong ito ay sinulat ko at na-future sa Sumadi series. Isang comics character na originally ay kinatha ni Jim Fernandez at nalathala sa Suma Comics and other horror stories noong 1990s. Ang comics illustrator na si Vic Catan ang gumuhit dito. At ngayon, dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Pagnanakaw, panggagahasa at pagpatay. Mga krimeng pangkaraniwan na lang sa pandinig ng mga mamamayan araw-araw sa isang bayang may sakit ang lipunan. Ganito rin ang mga balita na nakasanayan ng marinig sa bawat tahanan. Kadalasan, ang mga biktima ay natatagpuan na lang sa kung saan saang lugar at iisa ang konklusyon ng mga otoridad na nakakakita sa mga ganitong crime scene. Droga ang dahilan at punot dulo ng mga karumal-dumal na kriming nagaganap sa pamayanan. Maging sa mga umpukan ng mga taong nag-uusap, ganito rin ang kanilang paniniwala. Ayon sa kanila, paano daw masusupo ang kamandag na likha ng ipinagbabawal na droga kung ang mga drug lord ay kakutsaba ng mga opisyal ng gobyerno na dapat ay nagpapatupad ng batas? Sabi ng iba ay meron naman daw nahuhuling mga puser. Pero sinabi ng matanda sa umpukang iyon na ang lason daw ay sa pinag-uugatan mismo pinuputol para hindi na umakyat at kumalat sa buong katawan patungo sa utak. Sa templo ni Suma, alam niyang lahat ang mga nangyayari at nagiging kaganapan sa kanyang kapaligiran. Pero wala siyang pakialam hanggat tahimik siyang namumuhay sa sarili niyang templo. Ang tanging niyang concern ay ang mga taong may kaugnayan sa kanyang pamumuhay. Gaya ni Mang Pilipi, na isa niyang tapat na kaibigan at tagarasyon ng mga prutas na kanyang kinakain. Naisip niya ito dahil isang buwan na itong hindi nagpapakita sa kanya. Nang magpunta si Mang Pilipi sa templo at rasyonan siya ng prutas na kanyang kailangan, humingi ito ng pasensya kay Suma dahil inasikaso raw nito kasi ang libing ng kanyang anak na nalulong at naging biktima ng droga. Habang nagkukwento, hindi na iwasan ni Mang Pilipi na manangis dahil ang anak daw niyang si Efren ang tanging gagabay sa kanyang katandaan. Nasayang din daw ang lahat ng kanyang pagod at pagsisikap sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanyang anak. Ibinagsak daw at iginuho ang matayog niyang pangarap para sa kanyang anak ng salot na droga. Bihirang makadama ng awa si Suma sa tao, pero sa nakita niyang pananangis ni Mang Pilipi ay nakaramdam siya ng tila tusok ng tinik sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, inutusan ni Suma ang isa niyang ahas na nagsisilbi niyang tik-tik o spy. Nang magbalik ang ahas na kanyang inutusan, taglay na nito ang mga impormasyong kanyang kailangan. Lumabas si Suma sa kanyang templo ng gabing iyon. Sa isang malaki at marangyang mansyon, nagising ang nakatirang drug lord dito nang makita si Suma sa loob ng kanyang silid. Nakangising tinanong ni Suma kung nagulat daw ba sa kanya ang pinaka makapangyarihang drug lord sa bayang iyon sa kanyang pagbisita. Sa isang saglit, inutusan ni Suma ang pinakamakamandag niyang ahas
na tuklawin sa daliri ng kanang paa ang drug lord. Sinabi ni Suma sa drug lord na mabilis na aakyat at kakalat sa buo niyang katawan ang kamandag ng alaga niyang ahas. Kung gusto pa raw nitong mabuhay, kunin daw nito ang gulok na hawak niya at putulin ang kanyang kanang paa na kinagat ng ahas. Napilitang kunin ang drug lord kay Suma ang gulok at pikit matang pinutol niya ang kanyang kanang paa. Sa daliri sa kaliwang paa naman, ipinatuklaw ni Suma sa kanyang alagang ahas ang drug lord. Muli, walang nagawa o pamimilian ng drug lord kung hindi putuling muli ang kaliwa niyang paa. Sinabi ni Suma na ang kamandag daw ng ahas niya ay kasing bagsik din ng drogang ikinakalat ng drug lord at sumisira sa utak at kinabukasan ng mga kabataan. Ang kaibahan lang ay mas malawak at maraming nadadamay sa epekto ng kanyang droga. Bago tumalikod si Suma, sinabi niya sa drug lord na mahal daw nito ang kanyang buhay kaya mas pinili nitong putulin ang kanyang mga paa para hindi mamatay. Pero ang kanya raw bang mga nabibiktima ay nabibigyan niya ng ganitong pagkakataon? Iniwan ni Suma ang drug lord na nananangis habang umaagos ang masaganang dugo na nagmumula sa pinutol niyang mga paa. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.